Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, ngayon 29 ng Hunyo ay dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ngayon din ay ating alalahanin ang ating Santo Papa, Papa Francisco. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa inang simbahan at ang mga namumuno nito. Sama rin natin sa ating misa ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol ni Jesus at martir ng ating pananampalataya. Atin ding inaalaala sa misa ngayon ang ating Santo Papa Francisco na siyang kahalili ni San Pedro. Naway siya na ipatuloy na gabayan ng Espiritu Santo at palakasin sa katawan at kaluluwa. Marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng mga misteryong ito sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pagtitiwala sa awa ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuris sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugod Danya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasama ka namin, itinagpubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, itong nana, Panginoong Diyos
Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amang. Amen. Ng Diyos Amang. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalang ng araw na ito ng dakilang kapistahan na San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipinamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon. Kamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapagutan niya si Santiago'ng kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tiga-apat na kawal. Ang balak ni Herodes ay hirap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya'y taimtim na ipinapanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro'y natutulog sa pagitan ng dalawang kawal. Gapos siya ng dalawang tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti
sa silid-piitan. Tinapik siya sa tagaliran si Pedro at ginising, "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbikis ka't pagsuot ang panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka't sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya, ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lang siya. Nakalampas sila sa mga una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan si Pedro sa nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin takot at sindak. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Nagalak ang aping umasa sa Kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y niligtas sa hirap at dusa. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Anghelyo ang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng paon, hanaping masikap, yung nagtiwala sa kanya't nagligtas ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak. Pagbasa mula sa kalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintilang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit.
purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Ikaw, Pedro, ang salikan ng aking simbahang banal, nadaig ang kamatayan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inahayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasabing tinuibig tayo ng Hunyo, kakilang kapistahan ng haligi ng simbahan, ang dalawang pinakadakila na mga personalidad ng ating relihiyon, si San Pedro at si San Pablo. Sila ay tinatawag na apostol. Sa salitang Hebreo, ang apostol ay seliach. At ito ay nagiging koinokona Griego na apostolos. Mula po sa apostolin, ibig sabihin pinadala. Ang seliach o ang apostolos, ang kanila pong tungkulin ay una sa lahat magrepresenta sa sambayanan ng Diyos. Una, ang kanilang posisyon ay pangalawa sa patriarka. At sila yung manghingi o mangkolekta ng buwis na half shekel sa templo. Sila yung delegado
ng sambayanan ng Diyos. At sila na tinatawag na mga apostol, sa panahon ni Kristo, sila yung tagapagsaksi ni Kristo na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, Versikulo 13, at na sila yung nakakita ng ating Panginoong Hesus. Ang orihinal na kanilang pagpili ay sila ay magkaroon rin ng delegasyon sa pamagitan ng pagpatong ng kanilang mga kamay na ating mabasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 13, Versikulo 3, at sa paggawa ng mga mga gawain na tumutulong o dili kaya paggawa ng malasakit sa kapwa o kaya para sa kabutihan ng sambayanan o ng komunidad na ating mabasa sa pangalang sulat ni San Pablo sa Corinto, Kapitulo 8, Verso 23. Sila ay 12 sapagkat nagrepresenta sila sa 12 na tribo ng Israel dahil sila ang panibagong pundasyon sa panibagong Israel, ang simbahan. Sila ay laging dalawa-dalawa o pinadala na dalawa. Mabasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, Verso 7 at Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, Versikulo 2. Kaya magtaka kayo bakit ang kapistahan nila silang dalawa, San Pedro at San Pablo. Si San Pedro, siya ang pinuno at namamahala. Si San Pablo, siya ang tagapaghatid ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At sila ay laging magmisyon na dalawa-dalawa. Gaya halimbawa, si San Pablo, ang may kasama siya, pag hindi si Barnabas ay si Silas. Mabasa po natin yan sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, Verso 30, at Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, Verso 25, at iba pa. Ang kanila pong ipinapahayag ay ang paghahari ng Diyos na ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, Verso 14. Pero pagkapatingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, una, ang mga apostol ay sila yung kasama ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pinakauna nilang gawain ay ang pagbuklod ng isang komunidad. Pero dahil sa kanilang pagsasaksi sa ating Panginoon, sila'y kinaputan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 12, Versikulo 1 hanggang 11, itong si Herodes, lagi na lang magpatawa sa sarili niya. Kagalakan, nakita niya na kanyang pinapatay yung isang apostol at natuwa yung mga Hudyo. Pinahuli naman San Pedro, pero pinalaya ng anghel ng Panginoon. Sapagkat ayon pa sa Salmo 23, ang Diyos ay siyang nagligtas. Kaya huwag dapat matakot yung nananalig sa Panginoon. Kaya sinasabi ni San Pablo din sa kanyang sulat, pangalang sulat kay Timoteo, Kapitulo 4, Verso 6 hanggang 18, na palang pagbasa ngayon, na siya ay handa nang mag-alay ng kanyang buhay sapagkat tanggapin na niya ang putong ng pagkamarter at siya ay magpahayag. Ang ibig sabihin, ang pagpahayag ng isang apostol ay pagpahayag ng isang martir. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16, Verso 13 hanggang 19, tingnan po natin may mga punto dito na dapat nating tingnan sa background. Una, dumating ating paininso sa lupain ng Caesarea Philippos. Doon sa Caesarea Philippos, mayroon pong isang palasyo doon para kay Caesar. Ari na ng at nagrepresenta sa paghahari sa mundo. At templo na malaki para sa Diyos-Diyosan ng mga Romano. At ito yung tinanong ng ating Panginoon kung sino siya.
yung sa gitna ng dalawang background. At sinabi ni San Pedro, siya ang Kristo. Ang Kristo ay, o Kristos ay isang salin sa salitang Hebreo na Mesiyah. Ibig sabihin, siya yung pinadala ng Ama, ng Diyos na Ama upang magligtas. Sa gitna ng kapangyarihan sa mundo at kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan, ipinapahayag ni San Pedro na walang takot na siya ang Kristo. Kaya, sinabi naman ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohan ito ay hindi nihayag galing sa pagkatao niya, bagkos sa Diyos na Ama. Kaya, sinasabi niya, ikaw ay tawaging Pedro. Pedro ay mula sa salitang Griego na Petros, ibig sabihin bato. Pero dahil ang salita ng ating Panginoon ay Hebreo Aramaico, kipas. Kipas bato. Mula sa bato na ito ay itinayo ng ating Panginoon ang simbahan. Kaya si San Pedro, siya yung tinuturing na siya yung binibigyan una sa lahat ng susi ng langit. Ano po yung susi ng langit? Ang susi ng langit ay susi ng kaligtasan at kapatawaran. Kaya kung ano yung ipinagbawal dito sa lupa, ipinagbawal sa langit, ang pinahintulot sa lupa, ipinahintulot sa langit. Na ibig sabihin, ibinigay sa kanila ang pagliligtas at ang kapatawaran ng mga kasalanan na yung ipinapasa naman ng mga apostol sa mga lider ng simbahan. At dahil dito, siya ay magpahayag na isang pinuno sa isang sambayanan ng Diyos, bagong Israel, bagong sambayanan ng Diyos, na kung saan hindi makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang kapangyarihan ng kamatayan sa kamunahan ng ating Panginoon, ito yung nipsinta ng Roman Empire. Pero dahil sa bagong panahon, ito yung kapangyarihan ng kalaban ng demonyo o ng Satanas na kalaban sa simbahan. Kapag tingnan po natin itong dalawa, si San Pedro ay namumuno, si San Pablo ay nagtuturo. Ito yung dalawang bahagi ng simbahan. May namumuno upang magkaisa tayo na sambenan. May turo upang mapalalim ang ating pagsasaksi sa pananalig sa Diyos. At silang dalawa, San Pedro at San Pablo, ay sila yung haligi, sila yung nagbigay ng pundasyon sa ating pagsasaksi bilang sambayanan ng Diyos na hinirang ng ating Panginoong Hesus, hindi sa madali na paraan, binayaran niya ng kanyang kamatayan at nagbubo siya ng dugo nito. Kailangan din na tayo magsuporta sa simbahan na representa ng Santo Papa at ng mga lider nito. Wala tayong karapatan na ang simbahan ay laitin natin o kung minsan sa ngayon sa panahon ng mga multimedia ay pinagtawanan dahil hindi makapantay ang ating ginagawa kahit anumang sakripisyo ang kamatayan at pagkasakit ng Poong Hesus Nazareno. Dapat tayong manalig at itaguyod, ipahayag ang ating simbahan na pinamunuan ni San Pedro sa bagong panahon ng Santo Papa at ipinagpatuloy ang pagpahayag nito sa pagtuturo na nagsinta ni San Pablo sa iba't ibang tinatawag na magisterium o nagtuturo ng simbahan. Naway tayo ay magsasaksi sa ating pananalig dahil si Kristo mismo ay siyang nagsugo sa atin. Apostol, pinadala tayo sa pahayag ng pananalig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, na nausunan mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, lalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangirihan sa lahat, lumulang paririto at hukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ni muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pangako sa katapatan ng sa Santo Papa. Panalangin ng bayan. Diyos Amang makapangyarihan, Diyos Anak ng Karunungan, Diyos Espiritu Santo ng Pag-ibig, niling namin marapatin mong pakinggan ang aming pangako ng katapatan. Kami ang iyong mga anak na matibay na sumasampalataya sa iyong pagka-Diyos at walang hanggang pagpapala. Tinubos ng dugo ng iyong anak, binubuhay ng iyong mayapos na biyaya ng walang hanggang pag-ibig at pinanatili sa mundo sa pamagitan ng makapangyarihang pamagitan ni Maria, aming Reyna at Ina. Papuri sa iyo, O Diyos, papuri sa iyo, O Banal na Sangtatlo. Kristus bense, Kristus reina, Kristus Emperor. At kay San Pedro, ang kaunahang tagpayag ng may malalim na panalig at pagtiwala, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na nabubuhay, at sa lahat ng kanyang kahalili, ipinahayag namin ng may pandigan at kagalakan. Pinagpala ka, Simon Pedro, ang bato na ng buhay na simbahan. Kristus vincit, Kristus reignat, Kristus emperor. Kay Francisco, aming Santo Papa, ang kalilis ni Kristo sa lupa, ang naritong ulo ng simbahan, dalabas at guro ng lahat ng manampalataya, tagapagbantay ng tradisyon ng mga apostol. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pag-ibig. Kristus vincit, Kristus reignat, Kristus imperat. Sa pinakamataas na tagapamuno ng simbahan, matapang na tagapamuno ng mga bansa, ang nagsabuhay ng diwa ng ikalawang Konsilyo Vaticano at tagapagtaguyod ng dangal ng banal na pagkapare, sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pagkamasunurin. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Sa kanyang kabanalan ng Santo Papa, walang pagod ang tagapagtanggol ng kabanalan ng tahanan na hindi mapapantayan ng anumang halaga ng buhay ng tao at ang dangal ng mga tao. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang aming pag-asa. Kristus vincit, Kristus regnat, Kristus imperat. Sana malas na tagapanguna ng buong Kristiyano, di matitinag na tagapagturo, tagapamuno at ama ng lahat na nampalataya, matatag sa katotohanan ng loob sa gitna ng panganib at pinakamasahang tagapagdala ng liwanag sa kaluluwa at kaaliwan. Sa iyo, Papa Francisco, ipinangako namin ang walang kamatayan naming katapatan at pagpupugay sa iyo bilang mga anak ngayon at magpa sa walang hanggan. Kristus vincit,
Christus regnat, Christus, Christus imperat. Panalangin ng bayan, ilapit natin ang ating mga kahilingan sama. Nang may pananampalatayang katulad na kina San Pedro at San Pablo, nang panampalatayang katulad na mga mangisda, kung kanino itinatag ang simbahan at ng panampalataya ng guro ng napakaraming bansa. Atin pong itutugon, Panginoon, maging bato kanawa namin. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang Santo Papa Francisco ang kahalili ni San Pedro naway hawakan ng mga susi sa kaharian ng may karunungan at pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway magkaroon ng sigasig ni San Pablo sa paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang ating pananampalataya naway mahalin natin at maging handang magbahagi nito sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Ang mga nagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya naway makatagpo ng lakas sa dugong ibinuhos ng mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, maging bato kanawa namin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos at Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng mga pamayanang ito na natitipon ayon sa panampalataya ng mga apostol at natutulungan ng kanilang pamamagitan. Hiling namin ito, sumingitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang umitayin ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming inihandog para sambahan, sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol na magharap din nawa sa amin bilang nakatalaga sa iyo para ipagdiwang ang paghahain ito sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat na kayo aming pasalamatan. Niloob mo ngayon aming ikikagalak na San Pedro at San Pablo, kapwa matapat sa panampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambay ng tinipo ng anak mong pinaninaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pedro, San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalaway mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa isang sambayanan. Kapwa nila, tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kay kisa namang helsisiawit ng papuri sa pay sa kalangitan, kami nagbubingi siya kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
po na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama ng banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu ng banal, makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kaming manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Malaberhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ni San Pedro at San Pablo at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man kaling nautos sa turo ni Jesus na pahinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Napa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan na tirisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Et videte coniam suavis est dominus beatus vir qui sperat sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest. And I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte, quoniam suavis est dominus. Beatus vir qui sperat, sperat in eo. Announcement, mabibili pa rin po ang opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang, ay makapamuhay nawa bilang yung sambayang natili sa itinuro ng mga apostol, sa paghati-hati ng tinapay, nagkakaisa ng damdamit isipan, at pinatatag ng iyong pagmamahal, sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Panginoong Nazareno. Kayong narito sa loob at naugnay sa iba't ibang social media platform at posting sa iba't ibang paraan at kayong mga tumutulong upang ang Kiyapotsa sa makatulong sa kapwa nating mga mahirap at nangilangan. Salamat po sa lahat. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Panginoong Nazareno. Prakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat na ugnay sa atin. Naway, ang pagpapala ng Diyos ay suma sa inyo, siksikliglig at nagumapaw. Tayong lahat ay may gawain gaya ng mga apostol na magpahayag ng ebanghelyo ng ating Panginoon at isabuhay ang buhay Kristiyano. Ngayon na po ang maringal na pagwasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiukay habang inagawad ang pagwasbas. Pagpalain nawa kayo ng mga kapangirihang Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato sa pananampalataya ni San Pedro upang kayo ay magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Hesukristo na sinikap itinuro ni San Pablo na kapiling niya magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa iyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo na sa kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa cross at sa pagtanggap ni San Pablo sa kuruna ng buhay pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan. Yon ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayo taglayan ninyo sa panyong pagalis ang diwa ni San Pedro at ni San Pablo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus natin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, puntas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay salisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin.